Alright mga kandid, project natin today, full flarings Gen 1 Raider 150 honeycomb finish. Alright, paano nga ba namin itong ginagawa? Let's go! So ayun mga kadip, Bossy, ito na yung ano mo, nabalot na namin. Then ito yung mga kasama niya para if ever na magka-problema ay mapakita ko po sa inyo na yung ito yung mga papadala natin. Bracket po nung araro niya. So ayan, original SGP from Suzuki din, nabili natin. Then yung bracket ng Gen 1, ito po yung kasama niya. So check ko pa dito. Ah, ito po yung speedometer cover. Okay, brand new din po yan. Alright, so SGP na headlight yata to. So lahat yan ay brand new. So magpapalit kasi si Bossing from Reborn to Gen 1. So ayan siya. So pwede din po kayo sa amin magpabili ng mga ganitong parts kung meron po tayo, kung meron po yung supplier natin. So may mga tropa din kasi tayo na nasa 10 av, kaya may mabibilan tayo. So ito yung back case cover yata to, gauge cover, back case nya, gauge cover. So ayan Bossing, ito po lahat ng ipapadala namin kasama yung mga kaanyo. Then itong helmet, babalutin na lang namin ng bubble wrap para maiwasan natin magka-damage lahat. Iaano natin. So ito naman, doble naman yung pagkaka-plastic namin dito. Okay, ayan, doble naman ito at saka may plastic pa yan na ganito. Okay, bawat isa. Kaya bibili pa ako ng karton, sir, para sulit na sulit talaga. So ayun, maraming salamat ulit sa tiwala, Bossing. God bless. So ayun, first step natin, lilinisin na natin or lilihahin itong panel ng ating Raider 150 Gen 1. Alright, so ayan, ginagawa na ni Boss MJ. So jump tayo agad sa base coat or pinaka ground coat natin na black. So dalawang side ng rear side cover dito mga kadip ay black base tayo dahil honeycomb black yung gusto ni Bossing ang ilagay dito. So ayan siya mga kadip. So shortcut na lang natin kasi sobrang dami ng proseso ng hydro dipping, alam niyo naman yun. So dito naman sa part na to mga kadip, so sa may front cowling, batok, tapaludo at saka palikpik hanggang sa araro niya, candy red naman ang gagawin natin or pinaka candy na honeycomb. Alright, so ayan siya mga kadip, base tayo ng silver. So alam naman natin na ang candies natin ay silver base, so gamit natin dito yung black natin na honeycomb version 3. Alright, so marami na kayo napanood sa page natin na ito. Itong part na to mga kadip, ayan o, yung tapaludo. So ganun lang namin siya dinidip. So medyo mas malapad tong batok na to compare sa mga batok ng Reborn. Kaya ganito namin siya dinidip. So same lang naman sa Reborn, pero medyo stretch lang sa may tenga, pero hindi naman ganun kahalata. Alright, so etong tenga, ganito namin siya dinidip or pinakapalikpik niya. So okay naman. So nilublob natin para mawala yung kumapit na film, pero hindi na yun kakapit mismo. So last panel tayo mga kadip, ito na yung pinaka rear side cover niya. So yung two pieces. So nakita nyo na rin kung paano namin dinip yung mga ganitong part sa una nating vlog. So same lang yan. So lahat naman ng Raider 150, ini-start natin sa ilalim, pa-travel papunta dun sa taas para malagyan lahat ng print. Ayan siya mga kadip, ganun lang kasimple i-dip to. So pag nakuha nyo ng isang beses, lahat na ng klase ng Raider, kaya nyo nang gawin or i-dip ng ganyan. So ayan siya, black lang. So ganun yung process na ginagawa natin sa honeycomb black. So ayan siya, nag-apply na tayo ng candy red dito na using waver na candy red. Mas gusto ko kasi yun kasi talagang madugo yung pagka candy niya, unlike sa Ansan na medyo ma-brown. So ayan siya, yung mga pinakita ko rin na dinip namin na silver base. So kita nyo naman na hindi
natatakpan ng candy yung mismong print natin kasi talagang visible na visible yung print natin dito ng honeycomb. So ganito rin yung ginawa ko sa bloody na snake skin. Ganitong process din yun. So ayan, nag-a-apply na tayo dito ng clear coat. One full coat. After natin mag-flash off ng 30 minutes. So mapapansin nyo, wala pang clear talaga. So nag-mat na yung panel natin. Yan siya mga ka-dip. So alam nyo naman yung process or step by step na ginagawa natin ng hydro dipping. Sundan nyo na lang po. So pinapakita ko lang sa inyo or pinapakita ko tong proseso na to para sa mga kliyente rin natin na nakikita nila na may babalikan sila sa page natin kung paano ba ginawa yung mga motor nila, kung paano ginawa yung alaga nila. So ayan mga ka-dip. Last 2 na kahana tayo. So syempre pinakita ko sa video paano sila pin-repair or in-applyan ng base coat hanggang candy red. So papakita ko rin hanggang clear coat. So ayan siya mga ka-dip. Ganyan lang kasimple. So ipi-flex ko na sa inyo yung final output nito mga ka-dip. So ayan siya. Nung na-full coat na natin siya ng 2 full coat mga ka-dip. Alright, so meron tayong proseso kung paano natin to ginawa, yung ganito kakintab. So sundin nyo na lang yung mga vlog natin or tips natin about dito. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano namin nilagay itong cutout na to. So meron tayong ibang tutorial para dyan. Balikan nyo na lang sa page natin. So ayan yung pinaka final output. Bound to Ilocos Norte na tong kahan na to. Maraming salamat sa Tiwala Bossing, Boss Mark, maraming salamat po. Si Boss Mark ay taga Hawaii or nasa Hawaii nung time na dinil namin tong projects na to. Ayan siya, ganyan siya. Tuyong-tuyo na, so kala nyo basa pa dahil nasa flooring lang. Pero ayan, nahawakan ko ng ano. Then ito yung helmet ni Bossing na pinagawa rin. Then pinabili rin sa atin na Jilly helmet. Ginawa namin siyang honeycomb block. So nawa may natutunan kayo dito sa video na to or na-inspire ko kayo na gumawa ng mga ganitong obra. Salamat po! Like and subscribe! So ayan mga ka-dip, binabalot na ni Boss Kling and Boss MJ tong ating Raider 150. So ayan siya. Nakabalot na. Bound to Ilocos Norte na to mga ka-dip. Maraming salamat Bossing. Shoutout po si Boss Mark na from Hawaii. Salamat sa tiwala Bossing. Nawa nakapasa sa inyo yung aming obra. So ayun, hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at saka sa mga nagla-like and share and send stars. God bless sa inyo. Babalik sa inyo ng 3 times higit pa sa lahat ng mga naitutulong nyo sa amin at mas lalo pang pagbubutihin ng ating mga trabaho dito sa Paul Rex Hydrographics, di ba? Merman! Di ba? Tama. Kaya, bye-bye!